Hi everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, medyo nakaka-stress ang ating umaga for today. But before that, meron lang akong i-share sa inyo. May nagtanong sa akin kung ano daw mostly na reason bakit nati-terminate or ano mostly reason ng mga OFW dito sa Hong Kong. So, kagabi day, may nakita akong post about dun sa amo niya. Sabi niya, hindi niya nabanggit kung first timer siya dito or matagal na siya dito. So, ang sabi niya doon is first day off daw niya nung Sunday. But yung amo daw niya, dabog daw ng dabog, then parang gusto siyang pagtrabahuin, gusto pa niya matulog, dabog daw ng dabog, ganyan, utos daw ng utos. So ang ginawa niya is lumabas na lang siya, so hindi din siya makatulog ng maayos sa room, gusto pa niya magstay kasi nga nasa sala lang siya parang sigurong tulad nung sitwasyon ko noon na sa sala, malapit sa mesa, dinilagyan lang ng bed din, kurtina. Yun yung ano ko dati. Yun yung pinakakwarto ko dati. So, baka ganun lang din siya. So, before, hindi rin ako masyadong, pag nag-off ako, nalabas din ako agad kasi nga, nakarinig mo sila, nasa, parang katabi mo lang, nasa mesa, nakaupo, nag-uusap, ganyan. So, walang privacy, kumbaga. Then siya, sabi niya, lumabas na lang daw siya kasi nga, okay, buhok. Utos na lang utos. So, pagdating daw niya ng gabi, makalat daw yung kusina. Then, naghugas daw siya, hindi pa daw nakontento. Pinag-plancha pa daw siya, umabot siya ng alas 12 ng gabi or 1 p.m. So, isa ito sa mga nagiging problema ng mga OFW dito. So, maraming nag-comment doon. Ang sabi is, mag-break ka na, ayaw na yan, ganon. Kasi, ang sabi daw, katwiran kasi ng amo niya is ganon daw ang ginagawa ng dati nilang helper. So, gusto din niya na gawin nung ngayong helper na yun na nag-post na kabayan natin. So, mahirap na yun. Mahirap na sitwasyon ngayon dahil kasi kung malakas ang loob mo, kung ready ka sa pwedeng maging resulta, pwede mo namang sabihin na pwede ka naman magreklamo, ay karapatan mo naman yun. Kasi pag rest day talaga natin, hindi talaga tayo required na magtrabaho. Then, hindi tayo pwedeng pwersahin na mag-work during our day off. O, di ba? English! Yun nga. Kung malakas ang loob mo, ready ka sa magiging resulta, pwede mo namang sabihin, Mom, this is my rest day. So, sa akin na kung gusto kong mag-work, pero hindi mo ako mag-repilit. So, dapat ready ka sa magiging result nga ng gagawin mo. Dalawa lang yan. Magbabago yung amo mo or iti-terminate ka. So, meron din naman akong napanood kagabing live kay Sir Brian Calabi na may isang Pinay na nahuli na nagnakaw na sa mall, sa tindahan. Hinuli ng pulis din. Nagtataka yung amo niya bakit hindi pa siya nakaka-uwi. Dinala siya sa presinto eh. May nagmulta ng 5,000. Then, tawag daw ng tawag yung amo. Bakit wala pa siya? Nag-aalala na siya. So, ang ginawa din ng amo niya, nagpatawag ng pulis para halughugin yung kwarto ng katulong niya. Hindi pa na alam ng amo kung ano ang nangyari sa helper niya. Yun pa lang nga ay nadala sa presinto kasi nga nahuling nagnakaw. So,
minsan tayo na rin yung gumagawa para sa mga ikakaproblema natin, di ba? So, wag na natin subukan na ganun. Nagmulta pa siya ng 5,000, sabi nga ng mga comment, kung yung 5,000 na yun, yun na lang pinag-shopping niya, hindi pa siya malagay sa alangan. Nagkataon din na tumawag din yung amuhan niya kasi nag-alala, ano nangyari. Then, sa paghahalughog ng mga pulis doon sa room niya, ay nakita yung na umutang siya sa bangko. Tapos, nandun yung address ng amo niya. So, doon nagalit ang amo niya. Kasi, syempre, hindi naman sila mostly sa mga employer, hindi sila pumapayag na ginagamit yung mga information nila tulad ng address. So, nagalit yung amo niya. Terminate siya ngayon. Ang ano pa doon, eh, sana last hulog na lang niya sa bangko. Kaso, nahuli pa nga ng sagunong biyaso. Sabay-sabay yung problema ni kabayan. So, ang hirap, di ba? So, meron din akong napanood about doon sa nabuntis ng amo. Di ba? Tatlong napanood ko na nabuntis sila ng amo nila. Paano iyon? Bakit sila nabuntis? So, kesyo guwapo. Mabait. Oh my God! Umakit yung kabayan sa employer. So, malaking problema. Namong problema kay nabuntis. Paano gagawin? Isip-isip din, ha? Minsan nga, tayo din ang gumagawa ng ating problema. So, think before act, o diba? So, mamaya na guys. Mag-market muna tayo. Continue natin mamaya, ha? So, ayan na. Katatapos lang natin mag-market dito. Punta naman ako ng welcome. Bibili ng udon. Noodles for lunch. So, saan nga ba tayo napunto? About dun sa ating kababayan na pumato sa amo, problemado! So, may tatlo akong narinig about dyan. Una, yung isang unang-una kong narinig about sa dalaga naman siya. First time niya dito, then ganun nga, nagkagustuhan daw sila ng amo niya. Siyempre, yung amo may asawa. Ngayon, buntis siya. Ayaw naman panagutan. Diba? Yung pangalawa, may anak apat. Maganda daw si kabayan. Tumatol sa amo. Ayun, buntis din. So, malaking problema talaga. So, bago tayo sana pumasok sa ganyan, think 100 times, 100 million times, isipin ang kung ano ang magiging resulta. Ha, huwag tayong magpadala. Kasi ang ilang mahirap, di ba? Kasi may bata ng involved. Mahirap. So, mahirap. Wala yung basa. So, yung ibang, ano naman, yung ibang nagiging problema ng mga OFW. Ang hirap, dai. Tulad ko, kaninang umaga lang, meron na namang nanghihiram. Ang hirap, dai, magpaliwanag na wala kang pera pag OFW ka. Diba? Kailangan mo mag-send ng proof ng mga problema mo para maniwala sila sa'yo. Alam mo yung start nung nandito ako sa nandito ako nag-abroad. Nakailang palit na kaya ako ng ng FB. Bakit nung una pagdating ko dito, may nanghihiram din sa akin, dai. Mga 3 months to 4 months ako. That time, may nangyayari ng hindi maganda sa akin dito. So, stress, problemado ako. At that time, hindi pa ako nakakabayad ng mga utang ko. So, then may nangungutang, hindi ko nga napagbigyan. Nag-iiwan pa sila ng salita na hindi ko nagugustuhan na nakakapag-stress sa akin, dagdag stress sa akin. Nasabi, iba na talaga ngayon, iba ka na, nakapag-abroad ka lang, iba talaga nagagawa ng pera. So,
Sa sobrang stress ko, naghalo-halo yung isip, utak, anong gagawin ko, di ba? Stress ako dito, sa mga bayarin ko. Tapos sabay pa siya. So kaninang umaga, naalala ko na naman. Pero hindi na ako magpapalit ng ano, ng Facebook. Kasi ako nakaraan talaga, nakailang palit ako. Kasi pag may ganyan akong nagsasabi sa akin na iba ka na, makapag-abroad ka lang, na-stress ako. So ang ginagawa ko, day, dinidelete ko agad, day. Nasasayangan ako pag na... Pag hindi na ako strict, nasasayangan ako sa account ko kasi nandun na yung memory mo. Nasasayangan ako. So wala na, erase na. Gawa ulit. Then ngayon, sabi ko, ay, hayaan na, nasanay na ako, diba? So ang hirap mag-explain sa mga tao na hindi naniniwala sa'yo kasi nga, OFW ka nga, 'di ba? Paano kang walang pera? 'Di ba? Ang hirap. Bilang niyo lang kasi yung sahod, hindi niyo bilang yung problema din namin. Hindi niyo alam kung magkano din yung binabayaran namin. So, syempre, nag-abroad kami, may purpose kami sa pera. So, ako naman, yung mga nanghihiram sa akin na kamag-anak ko, pag hindi ko kaya silang pautangin, bibigyan ko lang sila ng kaya ko. 'Di ba? So, yung mga iba na, yung sa labas na. So, kung ano lang available sa akin, kasi inuuna ko yung savings ko, di ba? Gusto ko kasi magpatayo ng mansion, day. O, di ba? Ambisyosa tayo eh. Tapos, nagre-ready din ako sa pag-college ng mga anak ko. O, di ba? Sabi ni Ate Jessie, Diyos ko, Lord, kinder pa lang yung anak mo, grade 1. College na yung iniisip mo. Siyempre, kailangan advance ka mag-isip, day. Kung kaya mo kumita ngayon, magtipid, mag-ipon, gawin mo na para maiwasan mo yung utang dito, utang doon pag dumating yung panahon na yun. Yun yung iniisip ko. Kaya multiplied talaga ako. Since naman, sa mga nakakakilala sa akin, since naman, kuripot talaga ako. Kahit yung sarili ko, tinitipid ko dito. Tingnan yung mukha na kong tikla. O diba? So, sa mga hindi ko napapahiram, pasensyahan nyo na ako ha. Nagpapahiram naman ako sa kaya ko lang at hindi ko kayang malaking halaga agad kasi may target ako na halaga na gusto kong maabot, na maipon. So, sana wag na kayo magbitaw ng hindi magandang salita kasi dagdag stress mo sa akin. So, ayan lamang guys for today's video. Sana may nakakulang kayo. Nagkwento lang ng problema, you know? Hindi kasi yung stress ko kasi hindi ko mailabas. So, dito na lang. Mabubuang ako dito pag hindi ko nailabas yung stress ko. So, ayan, dinamay ko na kayo. So, don't forget to like and subscribe my channel.